May magandang balitang hatid sa atin sila ano ay ang tatlong ito. Syempre, sila lang naman ang bibida sa bagong episode ng Ipaglaban Mo #IFSCouple. Syempre, hindi naman suking-suki dito si Alex. Para first time niya 'to eh. First time niya mag-ipaglaban. Pero guys, let's talk about first the talk about the story. So, Kira, tungkol saan briefly lang tungkol saan yung story ng IFSCouple. Briefly, one of us gets kidnapped. I mean, you would know from the trailer, but still, you know. And it's all about the struggles, and you would know why she gets kidnapped and how she gets back. Yeah. So your role will be? My role, I'm the one who gets kidnapped. Yeah. Okay. Ako si Alex eh. I know, right? Yes, I play the role of Ginny, yung bunsong kapatid. Yes, kapatid ko dito si Ray Sarkiza and si Giovanni Mananza. Yes. Okay, Alex. Huh? Nabagong-bago sa kapamilya chat din. dito sa hashtag ay isa po ako si Gerto. Bet. Totoo! Okay. Kamukha ba hindi ka pali pa yung ano? Naniniwala ko kayo. Ako si Gerto. Sa akong inmate. Okay. Sa, actually, ngayon walang nalaman na kung sinushoot namin yung episode na may mga inmates pala na pwedeng gawin yung mga ginagawa sa episode na. Pero alam naman natin na hindi ito yung una mong ipaglaban mo, diba? Ano yung pagkakaiba nito sa mga nagampanan mo? Pag-painting na yata ito. Suki ito eh. Siguro ito ng bukas ng ipaglaban. Siya yung opening nito. Feeling siya yung magtatapos. Hindi ito magtatapos. Laging trending ito tuwing Sabado, guys. Lagi itong inaabangan. Sana 30. Yeah. Pero anong pinagkaiba nitong episode mo sa mga nagampanan mo na before? Siguro hindi ako ano. Hindi ka pumunta yun. Joke lang. Ayaw nga, hindi ako. Hindi, for a change naman, at least hindi ako ano, rapist. No, hindi siya rapist. Hindi, pero ano, first time ko yung nakatrabaho sa yes, yung mga... First time natin. Oo. Si Kira kasama sa The Greatest. TGL. Yes. Okay, Neil, ikaw naman. Ako naman si Baldo. And isa kaming pwede ko na siguro ng movie ng konti. Inmate kami dito. And then siguro ang pinakaiba namin sa role is ako gusto ko na magbagong buhay. Iba kasi ito eh. Umis na gusto kong magbagong buhay. Parang personal. Parang gusto pa ako i-push niya ano eh, makulong eh. Okay. Hindi, pero alas ganun doon. So, medyo, yun, medyo duwag kasi ako dito, may inalog ko, pero siguro, ang masasabi ko lang dito sa ano to, medyo, yun nga, like, hindi usual na ano eh, na like sa mga munting lupa yes. Na nakakulong. Dito kasi parang, pwede kang magtrabaho. Pwede mo siguro sabihin doon, parang, nakatag ito? Sa Puerto Princesa. Oo, sa Puerto Princesa, isang island. Oh. Alam niyo naman siguro, or yung iba, baka hindi alam. Meron kasi doon parang, ano ba tawag doon? Correctional. Basta may tawag sila doon sa island na yun, na doon pinapadala yung ibang mga preso, pero buong island. So kahit lumabas ka doon, hindi ka naman makaka-exit dahil dagat, di ba? So nagtrabaho kami doon sa daddy niya. Then doon yung abangan kung ano ba yung magiging. Yes, kung ano ba ang mga dapat mangyari. Happy ever. Pero ito, paano naman kinakarelate dun sa role na ginagampanan nyo? Or ginampanan sa ipaglaban mo? Kira? Actually, it's... Ako, medyo nahirapan talaga ako kasi ano, wala akong hugot experience. Minsan. Hindi ako... Yun din, darin akong experience. Kidnap. So, gumawa ko ng mga what if. I also learned from my character kung ano yung gagawin ko dapat kung wala akong hugot. Yes, pero how did your director? Sino yung director niyo? Direk Ato. Yes, Direk Ato pa naman. So, how did Direk Ato motivate you for that? Oh, syempre, ano, he was telling me na, ano, feel it lang. Yung, but how does he make you feel and everything. Very hands-on. So, it helped? Yes. Okay.
Alex, paano ka nakahilig dun sa role mo? Roberto. Pag nakikita ko nga sa TV, muna dun, parang ito na nga, yun. Sa bahay lang pala. Sorry ko. Hindi, pero... Nahanap ako ng humanitad eh. Pero meron bang kakaunti man lang kabutihan at the end of the story? Si Roberto, wala talaga. Oh, very opposite of you. Oh, I know you. Hindi, pero paano to? May reaction ka ba na natatypecast ka sa mga roles mo na ginagampanan? Okay lang. Basta makapagtaas naman. No, pero Alex Medina is Alex Medina. Alam naman natin na yan, di ba? Pag ganyang role, di ba? O, ito naman, Neil, paano ka nakaka-relate? Sabi mo kanina, di ba parang naduduwag ka in real life? In real life ba? Hindi naman ako duwag. Okay. Sumusunod. Hinamon pa rin. Siguro doon nga is medyo... kasi ang gusto kong mangyari doon is makawala ako eh. Diba? Okay. Parang ganun eh. So in real life naman, syempre, medyo kailangan may pagkakaiba. Medyo napagalitan nga kami nauna kasi ako pala. Kasi hindi ko naramdaman yung unang ano kasi nga medyo comedy kasi ako makulit talaga ako eh. Though may pagkakakunting comedy rin naman. Yes. Medyo aanga-ang na lang ng konti doon. Pero in real life, di naman. Ayun lang. Siguro, ayun nga, yung... Medyo na ano ko lang doon sa character ko is gusto niya lang magbagong buhay tayo. Mm-hmm. Yan, siguro. So in real life, gusto mo niya magbagong buhay? nagbago na ako ah. Sige. Ito naman, Kira, was there ever a challenging scene na ginawa sa'yo or pinagawa sa'yo? Yes, marami! Name one! Marami siya. Nung kinidnap nila ako, I had to go barefoot in the forest. Eh, maraming bato-bato dyan. Yeah, sure. So, while feeling it under my foot and trying to maintain yung emotion. Yan yung mahirap. So, sa forest, dyan ako. So, parang may pain na rin because of that. Yeah, and then at the same time, we need to hold on that. Pero actually, at the same time, medyo nakatulong din siya. Oh, okay. Physical pain. Yes. Pain. Pain. Yeah, okay. Parang nag-translate siya into emotions. Yes. Okay. Ikaw naman, Alex, was there ever a challenging scene? So, sabi mo hindi ka makarelate dun sa character. So, yun ba isang challenge for you? Actually, yung pagiging asshole. Siya eh. It takes a while to get into it. Hindi siya, kasi nahanap ko talaga kung bakit. So, kailangan ko i-adjust yung pagkataong sa set. Kung bakit ganun. Para motivation. Yung character. Kailangan mo i-tweak yung sarili mo talaga. Kumbaga, kung ano ka, unpolished na material, pato, kailangan mo maging yan, matulis na ano, manaksap, ganyan. Depende sa karakter. So, hindi naman, contrary to, hindi siya ganun kabilis talaga. Second day actually, doon ako yung... Oh, doon namin halos sa paglaro. So, parang kinakapakapa nyo pala sa first day. Second day doon na talagang totally lumabas. Lalo na lang siya. Ito naman, kay Neil, ikaw naman, yung challenging scene sa'yo ni Neil. Challenging. Bigas. Siguro yung... Ano yung sa bigas? Dapat na lang hashtag ayon bigas. Tama kasi sila yung tao. Kasi actually, di ba sa set kasi, siyempre yung mga crew, pagka bubuhat, binibigay sa amin is mga fake. So, raramdamin yung, parang kunyari, may dalang ka talaga. Pero ito, siguro napag-triban din talaga. Hindi ko alam. Pinabuhat siya kayo 25 kilos. Totoong bigas! Ganyan talaga siguro. Oh so, pagbuhat niyo siya kayo dito ko. Tapos, may nangyaring isang eksena. Yung may bloopers to. Paano pa ito naglalakad? Pag ganyan ko lalakad-lakad ako. Tapos, pag bagsa ko ng bigas, sumama ako. Oh my. So, patumbling na siguro ako. Sana hindi kinat, no? Oo, natapos si Tito Lito. Gumawa niya, seryoso siya. Oh, ako tatawa-tawa na ako. Eh, yung ako pagalitan at baka, siyempre, ongoing yung exam. Tapos medyo mataas ito dito. Yung emotion na mataas na. Mataas na. So, akakat, binawi kong ganyan. Nakuha yun. Nakuha ba? Nakuha ba? Nakuha ba?